ayan, kung ang i-rental nyo ay 500 pesos, yan yung list price nyo. So, ang estimated income ninyo ay 12,960. Ang inyong daily returns ay 54. Tapos, ito ang kanyang lease term ay, I mean, pag sinabing lease term, ito yung duration ng pag-rental nyo. So, you have 240 day. So, it's almost 8 months or 6 months ang inyong rental. So, sa 240 din na yan, bawi nyo na yung inyong 500 pesos. Imagine nyo, 500 sa 240 day, you have estimated income na 12,960. And ang kanyang device power ng 500 ninyo ay, you have 66 kilowatt yan, per 24 hours. So, itatamis yun sa 9 ang 6 equals to 54. So, 54 per day. So, imagine nyo, sa isang linggo, bawing-bawi nyo na ang inyong 500 and mas malaki pa ang inyong makukuha. So, sige, turuan ko kayo kung paano ba talaga kung paano mag-rent. So, kung pipiliin nyo yung 500 rental fee, i-click nyo lang yung check more. So, take note guys, 500 list price is limited. So, as soon as possible, dapat mag-rent na kayo nito kasi soon it will not be available kasi i-close nila. So yun. Kasi i-close, kumbaga hindi na siya available kasi mababa na siya. So yun. Pero for now, i-grab natin kasi binibigay ito ni company ni Sao para doon sa mga tao na hindi maka-afford ng 1,000 above. So, ito ay para sa mga may available na 500, kumbaga beginner. So, yun. So, pwede naman po kayo mag-rental ng another generator kay Sao. If ever na, halimbawa, nag-rent kayo ng 500 lang, rental fee nyo 500 lang. So, if ever na makabawi na kayo at magkaroon na kayo ng tubo doon sa 500 ninyo, let's say, natin naka 1,000 plus na kayo, pwede po kayong mag-rent again ng another generator kasi para magkaroon ng another income. So, maliban sa 500 na nag-generate ng inyong daily income, meron kayong 1,000 din na nagdi-daily rin siya. So, it combined na mas malaki pa yung makukuha nyo kapag 500 tsaka 1,000 nyo ay pareho silang nag-generate ng income. So, mas malaki ang inyong makukuha. So, kapag 500 ang inyong rental fee, i-check mo natin. So, yan. So, makikita nyo yung list price ay 500. Yung estimated income ay 12,960 sa loob ng 240 day na lease term. So, yun. Then, meron kayong device power na 6 kilowatt within per 24 hours. So, ito times yung 6 sa 9 equals to 54. So, yun na. So, kapag nag-rent na kayo, i-click nyo lang itong rental generator. Yan, ganyan. Click nyo lang. And then, confirm leases. Yan. Tapos, pupunta yan doon sa inyong, yan, i-type nyo dito, 500, or i-click nyo lang 500, yan, ganyan. Tapos, direct agad yan na ma-deduct doon sa inyong GCash. Be sure na ang inyong GCash ay verified para hindi kayo, hindi mawala yung, nyo, kapag nag-withdraw na kayo. Kasi, siyempre, ang GCash, may nag-deduct din siya ng mga ganyan-ganyan, diba? So, para mas safe ang ating pera sa GCash natin, kailangan verify ng inyong GCash. So, after nyo mag-type ng 500 chan, i-recharge down nyo lang, ganyan. Click nyo lang yan. After that, wait lang natin na kasi medyo may ang signal. So, after that, ilagay nyo lang dito ang inyong number ng GCash ninyo kasi doon siya magdi-deduct sa GCash nyo para makapag-rent kayo. So, type nyo lang yan yung number nyo sa GCash nyo. And then, after that, i-next nyo lang yan. So, yan. Next nyo lang yan. Ganun lang. And then, magkakaroon nyo ng parang QR code. I-screenshot nyo yun. Tapos, isend nyo sa akin. Tapos, balik ulit kayo doon sa may
Balik ulit kayo dito sa may ano, sa may ito. Oh, sorry. Balik ulit kayo dito sa may sasaw. Tapos i-click ulit itong more. Tapos rental, confirm leases. Yung ganun lang, recharge 500, ganun, recharge 500 now. Tapos yun na. O, oh, yan. Type yun yung 500 dyan, parang ganun. Tapos yun, pag ano yun doon, pag ano yun doon, yun na, nakapag-rent na kayo. So, ganun lang kadali, guys. Ganun lang kadali yung gagawin natin. O yung gawing masalimuot ang buhay. Tapos, after that, kung gusto niyo namang mag 1,000, i-scroll up niyo lang dan. Scroll up, yan. I-click niyo tong click for details ng 1,000. Guys, take note ha. Meron dyan nakalagay na 90 day, 30 day, 15 day, 1 day. Mas piliin niyo yung 1 day para araw-araw niyo makulik, okay? Let's check more. Yan. So, same din ang ano. Same din yung process ng pag ano ng pagrental ninyo doon sa 500. So, kapag 1,000 naman ang inyong irerental, guys, yan ang list price nyo. Ang estimated income nyo ay 9,594. Diba nakita nyo, malaki ang difference sa 500 sa 900. It's because mas malaki yung 240 kasi day yung ano, yung 500. Ito na 200 day lang. So, dito naman, ang daily income ninyo ay 47.97. So, meron kayong device power na 5.33 per 24 hours. So, times 9. So, 47.97 ang inyong daily returns nyo. So, ganun lang. Yun. Same lang, same ang process. Rental, generator nyo lang din. Confirm leases. Tapos, ganun. Type nyo lang yan, 1,000 dyan. Type nyo ito, 1,000. Ganun. Type nyo, 1,000 dyan. Kung 1,000 na inyong i-rental to recharge now. Tapos yun. Punta kayo sa Gcash. Ganun lang. So, madali lang guys ang ano, ang process nito. Kaya huwag kayo mag-alala. Madali lang. So, ganun. Pero huwag nyo kakalimutang mag-register sa link. And huwag nyo kalimutan na yung password. So, if I were you, mas maganda, isulat nyo yung sa number, sa pag-register ninyo, yung number ng Gcash nyo para nakaregister na agad doon. Para pag-open nyo ng app, hindi na kayo balik-balik, diba? Huwag nyo kalimutan sa inyong password. Kaya sa huwag nyo kalimutan yung password, ang inyong password sa pag-register nyo. Kasi yan din ang gamitin nyo na password sa pag-open nyo ng app ng Sound. And then, punta kayo ito sa my account. Yan, my account. Kung bago pa lang kayo, punta kayo dito sa my download app. Yan, i-download app nyo yan. Ito yung download app. Tapos, after nyo ma-download, mag-login kayo sa app. Tapos, punta kayo sa my account. Tapos, hanapin nyo yung task. Yan yung task. Yan, click nyo yung task. May mga pira yan. Makita nyo yung task. Makita nyo yan yung ang task ay dito sa inyong withdrawal. Yan, withdrawal. Yan yung ano nyo, wallet balance nyo. Diyan nyo makikita. Okay? Tapos, sa mag-withdraw kayo, make it sure na may 10%. Yan. So, sabi natin, 110, 220, ganon. Kasi, 10%. Yan. Diba? Para sa withdrawal fee rate. And then, lagay ito yung number nyo, Gcash number nyo, kung ano yung Gcash number nyo. Ganun, ganun. Diba? Yan. Ganun, ganun. Kung anong Gcash number ninyo. So, natin dyan. Tapos, withdraw na. Ganun na kadali. Tapos, antayin nyo lang. Magpasok na sa Gcash nyo yung pera. Yan. Tapos, then, punta kayo sa history. Lagay nyo itong subaybayan yung history. Kapag itong get electricity, nag-orange na yan siya. I-get nyo yan yung electricity na yan. Confirm nyo. Tapos, punta kayo sa may bahay-bahay na to. Itong ginagalaw ko, punta kayo dyan, i-click nyo yan. Tapos, tingnan nyo yung electricity balance nyo kung magkano. Tapos, isi-sell nyo yung sell electricity. Click nyo lang yan.
Tapos, sabi natin 10 ang inyong electricity balance, click time. Yan. Tapos, kasi ang isang kilowatt, 1 kilowatt is equals to 9 pesos. So, kapag tinang inyong electricity balance, yan din yung bininta nyo na electricity, magiging 90. Tapos, confirm electricity. Confirm nyo lang yan. Tapos, punta na kayo dito sa inyong my account. Dito nyo na makita sa withdrawal ninyo kung papasok na yan. So, yun na. Mag-withdraw na kayo. Ngayon lang guys, kadali guys. Okay? So, sana naintindihan yung sinasabi ko dito ha. Mag, ano na kayo, sayang ang oras, ang panahon, at ang time ng pag, ano. Kaya, go.